Umaga po sa inyo lahat. Good morning. This is BITAG Live in Progress. Ben Tulfo na ho. Lunes ho ngayon sa Metro Manila sa Pilipinas. Good morning. Good morning. Well, 22 ho. Ito ay Oktubre. And sa mga suki ho natin sa malalayong lugar, mga OFW, and then mga Filipinos na talagang naninirahan na ho sa bansang kinalalagyan, batiin ho natin sila, no? Nasa Australia, saan man ho yan, ano? And then dyan ho sa US, Canada, and Italy. Nakikita ho namin, Korea, Japan, ito ho yung mga followers ho namin talaga na kung worldwide pag-uusapan. And then sa Hong Kong, sa Middle East, ganun din ho, sa ASEAN countries na kung saan karatig bansa lang ho natin malapit sa Pinas. Saan man ho kayo naroon, well, good morning ho mula sa Maynila. Ganda ho ng sikat ng araw ho ngayon. Well, alright, nagkape na ho ba kayo mga boss? Kayo ba'y handa na sa mga, ito'y bibigyan lang ho natin pasada, analysis kung tawagin. Ano ang pagkakaiba ng analysis and then doon ho sa mga sinasabi ho ng iba, sound bites. Na ito ho'y nanggagaling ho sa, kung pag-uusapan, sound bites nanggagaling ho sa mga pahayag or bitiw ho ng salita na mga newsmakers or mga opisyalis ng pamahalaan, individual, politiko o sino man yan, mga yan. Kami ho'y talagang papasintabi ho sa iyo, sa inyo, kung kayo ho'y tatamaan, ito public service lamang at walang personalan. Kung medyo nakakasakit ho kami, eh hindi ho yung aming intensyon kayo saktan. Bagkos kami ho nagsasabi lamang ng katotohanan, hubot-hubad na katotohanan sa mga nakikita ho namin. Kaya ang ho analysis, may basihan ho kami rito, hindi kami nagko-komentaryo. Mga boss, kamakailan lang naglabas ng do and don'ts o yung mga bawal o popwede sa media si Tourism Secretary Bernadette Puyat. At ang anunsyong ito ay para sa mga turistang dayuhan man o lokal na dadayo sa Boracay kapag ito'y opisyal na itong buksan sa publiko. Lumang picture yan. Panahon pa ng mga, okay, yan. Sigurado ka ba sa atin yan? Baka hindi sa atin yan. Tanggalin mo yan. Alright, kasi kayo, okay? So, subalit nitong nakarang araw, agad nasupalpal si DOT Secretary Puyat ni DNR and the Secretary Benny Antiporda. Ang desisyon at mga patakaran ay dapat manggaling sa Interagency Task Force, kinabibilangan ng DNR, DILG at DOT. Ang problema kay DOT Secretary Bernadette Puyat, mabilis ang bibig. Paepalagad kung ano-ano agad ang pahayag sa media, kaya ito nasopla si ma'am. Right in your face, Secretary Puyat. Ang sinabi na DNR Secretary Antiporda, this is not true. The task force does not prohibit such. May mga patakarang ito'y pangkalikasan na nauukol sa kalikasan. Ito'y manggagaling sa DNR. Ang inyong nakikita ho na picture ay si Benny Antiporda, Undersecretary ng DNR. Okay, out na yan. Okay? So, mga patakarang na nauukol sa pamahalang lokal tulad ng municipal ordinance. Kung ito ay mga ingay at mga patakarang pang-establisamiento, lisensya, mga bagay na hindi dapat mangyari sa loob at labas ng establisamiento, yan ho'y pang, ito'y turismo, pang-turista, manggagaling ito sa DILG. Sa DNR naman, mga bagay patungkol sa beachfront. Isa lang ho to, ano? Ang beachfront kasi mga boss, isa sa mga bentahe ho yan. Isa sa mga bentahe, ng Boracay dahil sa white sand nito. Kaya para ma-preserve at hindi masira ang tanawin, hindi pwedeng lagyan ng tablado na pang-party. Mga ilaw na papaligid sa anumang bahagi ng beachfront, may mga patakaran at mga basura na di dapat magkalat sa pakikipagtulungan ng pamahalaan na ito'y masunod, lokal na pamahalaan, ha? Para sa kapakanan ng lahat ng mga turistang dadayo rito. Kung party naman ang pag-uusapan, alam niyo ho kasi, hindi maiwasan magpa-party na, yun, medyo minomoderate ho yan, na hindi ho, kung maaari, ito'y sasabihin na ho natin, hindi makakaperwisyo, at yung mga ingay na mga bagay na kuminsan kinokontrol, dahil may iba't ibang uring turista ho tayo, na gustong quiet, medyo bahagya, gusto naman ng iba, may mga happenings. Pero hindi ho pwedeng sabihin ni Bernadette Puyat, DOT Secretary, bawal ang wild party.
At yung ano bang ibig sabihin ng wild party? Alright, tanggalin niyan. Baka sabihin fake na naman eh. Huwag kayong maglalagay ng mga bagay na kuminsan ha. Kung anong mapupulot ninyo dyan. Okay? Ano bang ibig sabihin ng wild party? Ito ang papel na ginagampanan ng DILG, hindi DOT. Ang DOT, Accreditation Promotions, ito ho yung mga bagay na kung saan babalik-balikan ho ng ating mga turista. Mag-iiwan ho ng ito'y magandang ala-ala, yung mga tanawi na talagang memories. Kung tingnan ho natin, alam niyo naman ho ngayon nowadays days, ang gadget ho natin nandyan na talagang ini-install ho natin kung saan-saan, inalalagay ho natin sa social media. Mm-hmm. Tulad ng ibang bansa, yung ho mga bagay na may mga patakaran, pag turismo ang pag-uusapan, yung mga lugar na iyong pupuntahan, may mga bawal. At yung mga bagay na yan, sasabihin na ho natin, sinusunod din, ito ho'y sa kapakanan ho ng lahat. Hindi tulad nitong si Bernadette Puyat na laging kung titingnan mo kasi ako yung magpapahayag sa media. It's always me, myself, and I, me. Shut up! I, me, myself, and I. I, myself, me, my, I. Kaya ang kanyang desisyon ay puro I. Me. Myself. Mom, the next time you talk, represent your department. And the decision is basically out there to be implemented by you. But please, not too much of an I. Me. Might help. It'll be better if you say something that the decision and all those na mga patakaran yan. When you want to say something about the DOT or anything about promotions or anything that has something to do na, sabihin na ho natin, ito, magtatagalog na ho ako kasi baka may mag-nosebleed ng mag-iba sa atin dyan. Mga bagay na kung saan sasabihin natin, ilatag na natin sa taong bayan, ang ano ka nilang mga makikita, yung mga bagay na paghandaan nyo na, people, places, and events. Ang Boracay, isa lang ho yan. Although I agree with you, ma'am, na dapat tingnan na maigi itong Palawan. Itong Palawan, lalo na yung mga El Nido o di naman kaya Coron, unti-unti na dinadayo yan at medyo pag hindi na-regulate, ayan ay magiging mabababoy din yan. It'll turn into cesspool. But then again, why don't you just make it a point to coordinate? Kung maaari, makipag-ugnayan ka sa DNR, sa DILG, sa lokal na pamahalaan, tingnan mo doon sa mga stakeholders, establishments, dyan sa Coron, dyan sa Palawan, sa Puerto Princesa, El Nido, kung saan man yan. At doon ho, sasabihin na ho natin, ang daming lugar dyan sa Palawan. Okay? Puerto Princesa o Palawan, kasi iba siya. Teka muna, Puerto Princesa is not, it's Palawan. Para wag na ho natin sabihin, the whole Palawan and the city and the provinces na pinupuntahan. Unti-unti na kasi may mga nagrareklamong establishmento na parang hindi pantay-pantay pagdating doon sa sinasabing pagbigay daw ng lisensya. May mga pumapanig dyan. Nakakaabot sa aming public service. And yes, ma'am, you're right. Focus your attention dyan sa Palawan kasi unti-unti na yan. Pag hindi na bantayan, dapat yan ay susundin. Kaya nagpahayag ho si President Digong. Na kung maaari, anumang mga tagumpay at mga nangyari dito sa Boracay, it's too early to say kasi sabi rin ho ng DILG it will take another 2 years. Aabutin daw ho ng 2 taon pa para totally ma-rehabilitate yung Boracay at masanay yung mga tagapagpatupad, yung mga regulators sa lokal na pamahalaan, regulators pagdating doon sa pangkalikasan, and regulators pagdating sa DOT. Kaya, ma'am, hindi ito pwedeng sa iyo lang. Pag sinabing tourism, well, it's about promotions. It's about the places, the selling proposition, kung ano nakikita mo sa lugar. And the people, and the experiences. And lastly, a integral part of the whole, just a little integral part of the whole is the food that's your favorite actually, and that's not tourism. Although there's food tourism, agri-tourism,
well, whatever, faith tourism, and there are other tourism, but these totally are sites, places that you go to, and that's what people come to visit. Let me make that clear. But the next time, don't say I, me, myself. Kayo lang ho ang aking secretary ang nakita at napakinggan na laging myself, babida lagi. It's always I. Me, myself. Well, wala hong personalan, public service lang ho. Dahil aking mga sinasabi ho rito ay may punto ho eh. Whether you agree or disagree, I'm gonna say it as it is, no horse barred. Plain and simple. Okay, change topic! Alright, pakinggan niyo ito. Marami ho mga nagsasabi, maraming nakikisaw-saw, maraming umi-entra. Sa issue ho nitong si Trililing. Music! Natutulog sa pansita ng akin. Stop. Music! Good. Okay. How many days before Christmas? Alam mo, you go mag-countdown, but a lot of people are sometimes expecting ho, yung sinasabing the days. 63 days! Well, 15 hours, 42 minutes, and counting, going down to 56, 55, 54 seconds, and balikan ho natin. 63 days before Christmas, courtesy of Sunny. There we go. Balik ho tayo sa ating program. Pampag-good vibes lang ho yan sa umaga. And seriously, mga boss, marami ho mga kritiko, marami ho nakikisaw-saw, marami ho nakikiangkas. Mga politiko, hindi lang yung mga politiko, bagkos yung mga, hindi lang politiko, bagkos yung mga ibang mga personahe dyan. But most of them are politics. Pati ho yung ibang bansa nakikialam. Ito hong pananaw, mga boss, something to do dito ho kay Antonio, o si Tonyo kilala sa kanyang pangalan, Senator Antonio Trillanes. Ito hong parte na kung saan, parte ho, na kung saan mga kritiko ay nagbibigay ho ng kanilang mga babala sa kahihinatnan. Pag ito'y gumawa ng hakbang ang Manila Regional Trial Court doon ho sa kanilang desisyon. Ang problema ho sa mga makakiliwa, maiingay ho, mga politiko, mga oposisyon, mga makakaliwa, mga komunista, mga rebelder yan, paitago, mga lutang, mga lumalakad dyan sa lansangan, yung mga oposisyon na mga dilawan, yung mga nakikisakay ang kasawsaw, yung mga ASS butas, ass butas. Why ass butas? ASS, ang kasakay sawsaw. In English, it's called whole. In Tagalog, it's called butas. Pag pinagsama mong ass butas, gawin mong English yung butas, it becomes a word that's not so good. So, ako ho, I'm playing with words. Ang dami hong ingay eh. Parang pumapabor ho dito kay Antonio. Hayaan na ho natin ang hukuman magdesisyon. Hinggil ho rito sa ito in kung pag-uusapan ho rito sa bibigyan siya ng warrant of arrest. Wag na ho natin pakinggan yung mga maiingay at malalaki mga bibig dyan para mga may diarrhea sa bibig. Wag na natin turuan, wag na natin pasaringan, wag na natin paringgan, hayaan natin ang hukuman. Wag natin gagamitin ang media at ang media naman ay naturalmente magpipista sa mga balitang kapareho niya na isusulat pagkatapos ay para magkaroon ng pressure sa hukuman, the pressure for the court to tame down a little bit. Para bang yun hong sinasabing bagay na kung saan preemptive strike na parang sabihin sa mga husgado, oy, ganire, ganyan, hindi ho mga sangkaterbang bobo ang mga nasa husgado. Alam ho nila kung pag-uusapan ay batas. Wag ho natin bigyan ho ng mga sinasabing senaryo na ganire ang mangyayari kasi hindi naman sila sangkaterbang bobo. Ang problema ho kasi, pag nasa restriction na ho ng sinasabing husgado or ito ho'y judikatura,
wala na ho sa lehislatura kayong mga politikong mga trapo, makakaliwa, underground, opposition. Shut your mouth. Let the court decide. Kumbaga, hayaan nyo na lang kung ano, kung paano gumulong ang batas. Eh kung kayo'y nakakaintindi sa batas dahil kayo mga abogado sa inyong pagiging sa inyong larangan na ngayon ay mga nasa politika, kayo nasa lehislatura at kaya kayo politiko, kung kayo nasa lokal, kung kayo nasa nasyonal, or kay kayo mga opposition or administration, I think it's best that you just shut your mouth. Nasa poder na ho ng hukuman ang desisyon yan. Huwag na natin pakialaman. Kahit na ho ang media, hindi na ho dapat nagsasalita. Kasi parang iniimpluensyahan ba natin ang hudikatura sa gustong desisyon na gagawin nila? Alam ba natin kung paano ang salitang paggalang or ang sa inyong paggalang gagalangin kayo at susundin at matitinag sa inyong mga pinagsasabi para sa susunod, matinag ang hukuman, gagawin eksakta mundo ang inyong gusto mangyari dahil isang direksyon lang naman kayo eh. Isang kulay lang naman kayo, isang panlasa, isang timpla. Eh talagang bira ng bira, eh sinong binibira nyo? Eh sino bang administrasyon kasalukuyan? Plain and simple ang mga boss. Walang tama, laging mali, laging mali. Lahat ng bagay nakikita ninyo sa administrasyon ito. Pero pag kayo nakaupo, kakapal na mukha nyo, chong. Ba't hindi lang kayo tumahimik? Ha? Tumahimik. Huwag na kayo magpapapansin sa media. Ganun lang ho kasimple. Huwag na ho nating sabihin itong mangyayaring ganitong mga kahinatnan, hindi maganda sa demokrasya natin. Come on! Si Trillanes? Si Trillanes mismo hindi marunong kung ano ibig sabihin ng demokrasya nung siya'y naka-uniforme pa. Eh may mga teknikalidad kung bakit siya nabigyan ni Pinoy. O ganun na lang sabihin natin. Tama ba? Eh pwedeng balikan. Ang ingay ho kasi hindi marunong gumalang sa demokrasya. Pag ang tao hindi marunong gumalang sa demokrasya at pinagsamantalahan ang estilong demokrasya, ang pagsasalita na parang akala mo may diary, bira dito, bira doon, at pag siya'y nalagay doon sa sinasabing bagay na pinatitikim sa kanya kung ano yung kanyang ginagawa, what's good for the gander is good for the goose, bakit kayo nagsasalita? Kaya namihas ang isang Antonio Trillanes sa Senado dahil mga walang bayag ng ibang mga senador natin dyan. Hindi nagsasalita, tumitingin sa kabilang banda, ayaw tumingin diretso. Pag tumingin na diretso, makikita nila, mga bossing, kayo rin may kasalanan. Kasi, you know, wala namang respeto sa mga sinasabing parliamentary courtesy. Kung may parliamentary courtesy na sinasabi natin, ginagalang nyo, siguro mag-usap-usap din kayo na sabihin na, bossing, hindi na ganyan. Kami sa Senado, hindi kami ganyan. Hindi kami mga rebelde. Hindi ba? Meron din, eto naman ay yung respeto, yung kapwa-respeto at pagbigay ng sinasabing kortesiya din sa hudikatura, sa ehekutibo, ang lehislatibo. Dapat yan, magbigay ng respeto. Pag ikay nasa lehislatura, may kunting galang at pwede ka magsalita. Pero pag inatake mo mga individual at medyo foul ka na below the belt, punahin ninyo kayo sa Senado. O kayo, sige, tatakbo naman kayo eh. Tingnan natin kung may mga bayag kayo magsalita. That's the reason why naging spoil ng isang Antonio Trillanes. Inumpisahan kay Pinoy, hanggang ngayon, gumugulong at ngayon, nalalagay sa alanganin, pinagtatanggol nyo. O sino-sino to? Mga nasa komunista, mga grupong pakaliwa, underground, opposition, kung sino-sino pang mga Estas, Judas, Barbas. Tumigil na lang kayo. Hayaan nyo ng hukuman. Nasa poder na ng hukuman, so respetuhin na lang natin. Plain and simple. Public service lang ho to, ha? Wala ho mapipikon kung kayo tatamaan ho sa akin. Change topic! Alright, public service ho tayo mga boss. Okay? Alam niyo mga boss, kuminsan simpleng tao darating ho sa aming tanggapan, hihingi ho ng tulong. Ang simple lang ho ang kanilang hinihiling. At kung bibigyan mo ng yung action, ang kanilang kahilingan, mas may malalim ka pang makikita. Yung kalaliman na makikita na dapat ipakita mo rin dahil ito yung mga sumasalamin sa totoong lipunan ho natin. May mga taong sa ibabang talaga, sa ibabang ibaba. You know, the bottom dweller, the scavenger, nangangalakal. Simple lang eh. Sa unang tingin, nakala may gusto lang makuhang anak. Pero nung titingnan mo na ang kanyang storya, dito ho, makikita na ho natin eh.
Siguro mas magandang panoorin niyo ho, ano? Public service to. Lumapit po ako sa BITAG, Pilos Front Row. Dahil po sa kinuha po ng asawa ko yung anak ko. Kinuha ng tatay, 3 taong gulang anak. Abay, dapat maligo sa dagat para lumangoy. Abay, ang layo nila lang may umabot ng Agusan del Sur. Paano kaya nangyari yon? Kaya lumapit daw sila sa PAW at nalaman ng nasa DSWD Agusan yung bata. Ay gusto niyang makuha ang kanyang anak sa Mindanao. Pero wala raw silang pamasahe patungo ng Mindanao dahil pangangalakal lang daw ang kanyang hanap buhay. And kasama natin ngayon yung nanay, si April Bandiola. Sa studio natin, kumusta ka naman? Ay, okay ka na? Yung anak mo, namimiss mo na? Opo. Ilang taon yung anak mo? Magtatatlo po ngayong November 11. Lalaki o babae yun? Lalaki po. Lalaki, okay. Ito, nakatulong tong pulis ano, sa Mindanao, sa Agusan, si PO2 Tasha May Osho. PNP Bayugan, Agusan del Sur. Alamin natin ang sitwasyon. The last nakita niyo ho ang nangyari ay ano ho bang status ng bata? Pwede ho bang masilip lang muna kung sakaling yung dinala niyo, iyak ng iyak ho bang bata? Ang mangyari kasi sir, nung may tumawag sa amin dito nung October 1 sa PAW ng Malabon. Okay. Oo. Mangyari kasi may pumunta sa kanila si April Bandiola, sir. That's right. Ina nung bata, nagsasabi kasi na yung anak daw niya, dinala nung ama, papunta dito ng Bayugan. Kasi nag-bus lang kasi papuntang Bayugan, so mga 3 days pa bago nakarating. So nang pinuntahan nung kasamahan ko doon, nung Chief WCPD namin, na-confirm nga, nandun yung bata. Kaso hindi nakausap yung ama, kasi nasa bukid daw. So malayo-layo din kasi sir, mga 30 minutes from the police station yung lugar nung kung nasaan nun yung bata saka yung ama. Okay. Nung pinuntahan naman ng WCPD namin saka kasama yung social worker ng DSWD namin dito, okay naman doon yung bata, naglalaro nga doon sa may bakuran nila. Sabi nung lola, yung ina nung ama ng bata, hindi raw uuwi agad yung lalaki. Kaya hindi na nakausap nung WCPD-PNC Okay, namin okay. Dito. Ma'am, siguro ganito, tutulong ho kami na siguro ito'y pabali pa isunduin na lang ng ina si April, yung kanyang anak dyan. Babiyahe ho yung nanay papuntang Agusan. Baka pwede ho kaming mag-request ng assistance ho sa inyo, kung maaari, ma'am. Okay? Yun nga, sir. Oo. Yun nga, sir. Yun yung advice namin ka April na pumunta okay. Siya dito para ma-assist namin. Okay. Pumunta siya diretso sa right, station, hindi kaya sa CSWD para ma-assist namin sa right, okay. Yung anak niya. Well, ma'am, maganda ho. Kami nagpapasalamat sa inyo, kayo sa PNP dyan, sa probinsya ng Bayugan, Agusan del Sur, sa iyong pagtulong. Masaludo ho kami sa inyo. Ay kayo ho ba'y nanay? Kayo ba'y... Yes, sir. Meron akong tatlong anak. Iba talaga pag ang nanay sa anak, dikit ho talaga. Kaya ako hihingi na lang sa inyo ng tulong. Ipapadala ho namin to sa pamamagitan ho ng mga sponsors na tumutulong out of humanitarian consideration, public service na rin. Kayo pa mismo atang tumawag sa kapatid nitong nanay na yung batang sa Agusan nandyan, if I'm right. Tama? Nagpapasalamat kami dahil nakikita natin ang tulong din ng ating mga alagad na batas tulad ng PNP sa mga itong klaseng reklamo. Curious lang ako, ikaw lang nag-iisa, nanay mo, sino kasama mo? Kahit ako lang po. Bakit ka napadpad sa Manila? Ano po, baby pa po kasi ako nung dinala pa ako ng mama ko. Buhay pa ang tatay mo? Opo, nangangalakal din po. So kalaki lang talaga kayo? Opo, saan ka nakatira? Lahat po kami, sa ano po? Sa Malabon po, sa Katmon. Sa Malabon, sa Katmon. Opo. Paano mo ang ginagawa? Namumulot ka lang ng anong mga kalakal mo? Opo, namumulot po. Ano yung mga pinupulot mo? Yung mga cups po ng mga, ano po, ng mga kwek-kwek na kinakainan po. Ang kinakainan? Inaantay po namin. Inaantay po namin maubos. Tsaka po yung mga mineral. Yung mga mineral water bottles. Anong ginagawa mo roon? Inaano po namin, kinukuha tapos binibenta po. Kinikilo ninyo? Opo, sa ano, 15 pesos po. Okay. Saan mo nilalagay? Kariton? Ano? Sa ano lang po, sako. Paano mo binibitbit ang sako?
natutupi po, tapos dito lang po yung kamay. Eh, buntis ka, hindi ba? Opo, eh kung ano po eh, wala po kaming kakainin. Paano pag umuulan, bumabagyo, paano kayo kumikita, paano kayo nabubuhay? Umano pa rin po, nangangalakal pa rin po kami. Eh kung umuulan, bagyo, tapos baha, nabotas yun. Kapote na lang po. Ha? Kapote na lang po ginagamit namin. Sugod pa rin kayo sa ulan. Opo. Tapos, ang inaano po kasi naman doon, naabangan namin yung, ano po yung pagpagtatawag. Pagpag? Opo. O anong sa pagpag naman? Ayun po kasi yung inaano, naabangan namin, kaya po kami nangangalakal araw-araw kasi nga po. Yung mga natira po na pagkain ng mga ano, mga manok po sa mga inasal. O, sa mga inasal? Kinukuha po namin yun. Sa styrofoam? Opo. Anong ginagawa niyo sa mga natitirang manok lutuin na hindi? Lutuin po ulit. Paano luto niyo doon? Misa po yung adobo po ng mama ko. Kunti-kunti na lang yung mga ano, yung hindi masyado napapapak. Opo, yung ano. Kinukuha po namin yung mga laman pa po. Nakakarami naman kayo roon. Saan niyo nakukuha? Sa? Mang inasal po dyan sa monumento. So ano yun? Sa ano na? Sa mga papa? Sa basurahan? Opo, nasa basurahan. Kinukuha po namin. Tapos niluluto nyo lang? Opo. Araw-araw ganyan? Opo, araw-araw po. Marami kayo? Ano po kami? 11 po kami magkakapatid eh. Tapos yun ang kinakain ninyo? Opo. Pati ng mga pamangkin ko. Eh, hindi ka napupunta sa ibang mga fast food. Mang inasal lang. Mang inasal lang po. Bakit mang inasal na pili ninyo? Kasi po, yun lang po yung ano, may mga, talaga pong may mga laman pa na ano. Hindi nauubos. Opo. Bakit yung iba matatako sa Jollibee, inuubos talaga, pati buto, hinangat na? Hindi po kasi ano eh. Misa po, hindi kami, nagagalit po yung mga ano, yung mga guardian ng Jollibee. Baka silang papagpag. Sa McDonald's, ganun din? Ano po, minsan sa KFC po. O, sa KFC, kumusta naman ang manok doon? Ano naman, ganun din po. So, gagalit yung gwardiya rin? Hindi naman po. So, may manok pa kayo, may laman-laman pa kayo nakikita opo, doon sa, ano, sa mga manok na laman. Ano ginagawa niyo roon? Ano lang po, nag-ano lang po kami na... Pinapak sa'yo? Hindi po, ganun din po, tapos piniprito. Piniprito po parang namin. Naiiyak ka. So okay naman, nakakaraos na kayo doon? Opo. So hanggang kailan mo gagawin yan? Ano po? Eh, buntis ka, tapos manganganak ka. Yan nga po eh. Ang sabi ng mga magulang mo sa'yo? Naaawa na po yung mama ko sa'kin. Sasabihin niya nga po ako na huwag na daw akong mangalakal kasi nga po, buntis pa ako. Nung Martes po, nangalakal po ako, dire-diretso po yung pangangalakal ko, hindi po ako mihinto. Hindi ka makunan yan? Hindi naman po siguro. Nagbibit-bit ka pa ng mga sako? Opo. Mabigat ba? Mabigat naman po. Ba't wala kang kariton? Wala po kaming ganun eh. Bakit ayaw mo magkariton? Wala po kaming kariton eh. Gusto mo ng kariton? Di, kahit... Ayaw mo ng kariton? Ayaw mo ng kariton na may gulong? Hinuhuli po yun eh. Sino naghuhuli? Yung mga ano po doon, yung mga barangay. Bakit? Pag hinuhuli nila, para hindi naman kayo nang gugunag na tapon doon, kariton, kayo nalalagyan nyo, kaysa naman bibit-bit kayo. Ayun nga po, inaano po kasi nila na ano nga daw po, sa gabal po sa mga daanan. Kaya binibit-bit nyo sa sako? Opo. Tsaka po gusto ko po pagpunta ko sa Mindanao, makapangalakal pa po ako ngayon ng ano. Kakalakal ka muna ngayon? Opo, para may panggasos po ako sa ano. Sa pupuntahan ko pagkuha ng anak ko. So gusto mo, libre ng pamasahe mo, tapos magkano kailangan mo pang panggasto sa anak mo? Magkano ka talagang kikitain mo sa kalakal mamaya? Di ko lang po alam. So sa isang gabi, pinakamataas mo, magkano kinikita mo? Minsan po, 200 to 220, ganun po. 200 to 220 sa isang gabi yun? Opo, minsan 180 lang. Pinakamababa? Pinakamababa po, minsan... Hindi po ano, mga 80 na lang po, 75. So may mga bumibili na ng mga kalakal mo? Opo. May pumapakyaw din? Ano po, sa ano po, inihintay po namin, magdamagan po yun. Inihintay po namin yung junk shop bago magbukas. So umaga na yun? Opo. Sa gabi kayo nangakalakal? Opo. Sa gabi rin kayo kumukuha ng mga tira-tira doon sa pagpag sa mag-inasal? Opo, doon lang po kami sa ano, sa pwesto namin. Na ano po, laundry shop. Pinapa, ano po kami doon. Paano yun doon? Doon po kami nag-ano, natutulog. Bakit kayo doon natutulog? Mainit doon?
Hindi po, kasi yan po may... May silungan kayo? Opo, may silungan. Pero paano pag umuulan, bumabagyo, saan kayo? Nababasa rin po kami. Saan ang ginagawa niyo? Ayun lang po na... Minsan naghahanap kami ng masisilungan kung saan pwedeng magsilong. Di ba mas magandang umuwi kayo sa probinsya pag ganyan? Di po, kasi wala na po kayong maaanuman doon eh. Wala na po kayong matitirahan doon eh. Okay. So mangangalakal ka maya para kumita ka ng 180? Apo, para may paggastos po ako sa ano, bus station. Sa palagay mo, magkano hanggang mapunta sa Mindanao? Di ko po alam. Hindi mo alam, pupunta ko roon. Di ko po alam eh. So palagay mo ko yan, 3,000, okay na. Malaki-laki na po yun. Baka malaki-laki na. Opo. Kasalukuyan hong tinututukan ho namin itong kaso ni, ito hong scavenger, si April. And bumubuhuso ang tulong ng ibang mga kababayan ho namin. Ipinalabas ho namin ito ng Biyernes ng hapon sa Kilos Pronto online. At yun ho sa aming social TV at dumami ho yung ngayon ay ganun din ho, ano? Kung gusto niyo hong tumulong, do not send anything or money sa anything. We will advise you to coordinate lang ho sa aming BITAG Multimedia Network para makarating ho yung mga sinasabing tulong na yan. And kami ho'y tumutulong din. Pero kung gusto niyo ho, okay, hindi ho kami set up as yun hong charitable institution. Wala ho kaming foundation. Kami ho'y tulong lamang. Kaya lang, kung minsan, dumarating ho'y mga ganung klaseng paglapit ho sa amin. Kaya, in reaction lang ho kami. Mga boss, si Ben Tulfo, ano? And if you notice, naglalagay ho kami ng mga segment ho namin galing ho sa aming BITAG Kilos Pronto. And that's basically doon sa aming social TV online. Eksklusibo lang ho mapapanood yun ha dito ho sa programang ito, sa BITAG Live, yung mga segments na yan. And again, napapanood din ho sa aming YouTube TV. Lahat ho yan. Worldwide na ho yan. And kami ho'y pwedeng lapitan ho. Para doon sa mga gusto hong lumapit sa aming public service. Wala ho kaming affiliation sa anumang political group or political party. Ang BITAG ho'y sarili hong tumatayo. At hindi ho namin pwedeng kami ho'y ma-identify sa anumang partido. Political party man yan or party list man yan or mga politikong tatakbo. At gusto lang ho namin maging balanse at political. At dahil naniniwala ho kami ang public service ho talaga alanghalong politika, para ho sa amin yon sa BITAG. Decision ho namin sa BITAG ho, BMN, BITAG Multimedia Network, to stay away from politics. But we can talk about politics, but not endorsing. We can talk about politics and make an analysis. Pero we don't want to talk about party list or endorsement or anything. Political party or party list. Inuulit ko. Naninindigan lang ho kami. And you have to respect our decision for that matter. At ayaw ho namin na kami ho'y madabit dyan. Gusto lang ho namin maging independente. Na wala ho kaming kinikilingan or pinapanigan. Trabaho lang ho to. Public service lang, walang personalan. Well, tulad nitong mga Inter-Parliamentary Union, IPU Committee on Human Rights, mga pakialamero ho ito eh. politika, human rights na politika. Pati ba naman itong kay Trillanes, pinakikialaman, sus Mario Joseph kayo. Yun daw ang kay Trillanes para mapatahimik. Diyan na naman itong mga kulokoy na ito. Kay Dalima raw dun sa detention. Just tumahimik na lang kayo.
at mga ganun din na dapat pinagpapapansin. Eh, ano ngayon kung kayo'y International Interparliamentary Union, IPU, ang sinasabi ninyo kung meron kayo 173 country members? Who cares? Basta't importante ang Pilipinas will focus on the Philippines itself and doesn't really have to care kung anong walang pakialam ang Pilipinas, kung anong inyong pananaw sa bansang ito, basta't importante mapagsilbi ang taong bayan, wala hong nilalabag sa anumang mga bagay na karapatan pantao tulad ng pinapalabas ni mga putok sa buhong pendeho kayo dyan sa mga IPU, kasi sa likod ninyo ay eh, pangsusulsul na mga dilawan. At tulad ng mga sinasabi nitong si Lenny, ang pinakakawawa sa Pilipinas. Give me a break. Change topic! Public service ulit, mga boss. Simpleng tao lang ho ito. Mga simpleng taong binibigyan ho natin ng ito naman, atensyon na hindi ho talaga mabibigyan ng atensyon sa labas. Kaya mga simpleng, totoong taong lumalapit ho sa atin, public service. Eh, kuminsan hindi ho talaga patas ang batas. Dahil mga batas ay bulag at papanig lang yan kung sino ang legal at lehitimo base doon sa nasusulat sa batas. At dyan ho makikita ang tibay ng batas kung paano ho ini-implementa. At dito ho sa parting to, death claims ng misis na mamayapang asawa at medyo hindi ho pabor doon sa lumapit ho sa amin. Kaya mas maganda ho siguro paano orin ang matuto ho kayo. Eto. Ako po si Peregrina Morales Beltran. Lumapit ako sa BITAG Kilos Pronto para matutulungan ako ng pensyon ko na hindi binigay sa akin. Matagal na po, 5 taon mahigit, sa SSS po ng asawa ko. Kumpleto ako po ng dokumento na pinapakita ko sa kanila. Lahat ng hinihingi nila sa akin, mayroon ako. Yun ang pinagtaka ko kung bakit hindi ibibigay sa akin yung pensyon ko. Bakit ho nahihirapan kay sarili? Ano ho bang problema natin sa SS? Kayo ba'y may problema sa inyong mga papel? Wala po. Kami nga po ang benepisyaryo niyan. Kaya lang, mayroon nag-ano sa amin na siya ang asawa. Siya ang asawa. Kayo ho ba'y kasal ni Mister ng imao mo? Kasal po. Ito ho'y ba'y papel, kasal? O sigurado tayo sa pagpapakasal niyo? O kay... Alam si Mr. Bay, sigurado hindi nagpakasal o walang asawa sa nauna? Yun nga po, nang dahil sa may nag-request na siya daw ang asawa. Siya ang asawa. Pero kumpleto ako sa mga papel mm-hmm. at kami po ang beneficiary niyan. Kung bakit na hindi ibibigay sa akin. Okay, ano daw ang sinabi ng SSS, ba't ayaw bigay sa inyo? Parang may nag-claim. May nag-claim na mayroon. Sinasabing legal sila. Opo. Okay. Ikaw ba'y may anak doon sa imaang mister mo? Mayroon po. Marami. Nakapagtapos naman? Hindi po. Ilan taon na sila? Mga ano po, kulang-kulang 40 na yung... Oh, wala na, matanda na yun. Wala na tayo magagawa roon. Okay, si ano lang po, yung Fernando Jose. Ilan? Ano, magna 19 nata itong... Ay, lagpas 16, na ako 18. Ano, November. Lagpas na ako sa 18, ano? Okay. Ano po. So, mayroong hong nagkiklaim na legitimate wife. Ibig sabihin, lehitimo, number one siya. Parang naunang asawa. Alam niyo ba na may naunang asawa si Mr. na namatay? Dati po, hindi ko alam yun. Hindi mo alam? Hindi ko alam yun. Ngayon ko nalalaman nung hinold na yung okay. pension ko po. So, in other words, si Mr. magpakasal sa iyo kahit na may asawa? Siguro po. Ang sabi, kayo ba'y kinasal sa huwis? Kinasal sa simbahan? Saan? O, sa huwis po. Meron kayong papel? Meron po. Saan kayo kinasal? Anong taong kayo kinasal? Sa ano po? Kaluukan. Sa Kaluukan? Opo. Saan tatrabaho si Mister? Sa Springfield Manufacturing. Springfield? Ano, opo. Ano yun? Ano lang sila. Delivery lang po ng mga styrofoam. Styrofoam. Anong kinamatay ni Mister? Sakit po. Nagkasakit siya. So hindi man lang sinabi ni Mr. Oy, may relasyon ako, may asawa ko. Eh siyempre kung asawa niya, dapat nagsabi naman siya na mayroon siyang yung kanyang nakaraan na dahil kayo na. Dahil ibig mo sabihin na matay sa iyong, you know, sa kapiling mo yung Mr. mo sa bahay. Opo. Kayo nagbabantay kay Mr. Opo. 32 years kami nagsama po. 32 years.
Binigyan ba kayo ng denial or sinasabi ng SSS na hindi pwedeng pagkaloob sa inyo dahil may original na mayroong may naunang asawa si Mister? Yun, Mima? Sinabi po sa akin noon yun. Sinabi sa iyo? Sinabi sa akin. Kaya nang kumpleto naman ako po ng papel. Alright. Bakit ako iniisyuhan nila ng mga... Denial? Kung saan ako pupunta, ganun. Pero nung namatay si Mister, kahit na paano, nakatulong dun sa mga anak ninyo, mga minor de edad pa noon? Opo. So, napaaral? Hindi po nga nag-aaral. Hindi okay, hindi sabihin, nung sila yung mga bata pa, binigyan sila ng suporta? Opo. Dahil kasama mo si Mister? Opo. Kaya lang, kasamang palad, nung matay si Mister, may nag-claim na si Mister ay yung kanyang pension at beneficio or ano man yung beneficio and death benefit sa kanya kasi original siya na asawa. Parang ganun na dating. Opo. Tapos ganun. Kayo, nagulat na lang kayo na meron palang asawa si Mister. Opo. Anong gusto mong sabihin natin sa SSS? Kasi para... po, yung... Ano, pinsin, kami naman talaga ang beneficiary niyan. Eh, paano pag sinabi ng original, eh, teka muna, akong unang kasal, eh, kahit na nagpakasal siya sa'yo, eh, kay number two, ako yung number one. So, eh, paano po kung ano sila, yung mayroon siyang lalaki? Oh, yan ang problema. Itanong natin kay Lilibet. Dito, Ma'am Lilibet Soralbo, Senior Communication Specialist. Anong take niyo, ma'am? Sa nakita niyo, sige. Nakita ko sa record, nakapag-file siya talaga dahil si Peregrina. Okay. Pero ang ginawa ng babae, pinupest niya. So, napakita yata na siya yung unang asawa. Mm-hmm. Alam naman natin sa family code, okay. Sa pagpapas ng SSS, ang first wife ang legal. Okay. Pero ang ginawa ng SSS, hindi niya retentional yung babae, kasi sabi lang ni Peregrina na nakasawang iba. Okay. So, lumabas, ang pinatensyo na lang natin ang anak ni Peregrina, which is yung Alright. Parang napakinabangan din naman ng mga anak yung mga kung ano man, yung sila yung mga minor de edad pa noon, ma'am. Yung mag-ibig sabihin noon. Yes, oo. Pero kinansel na yung kanyang ni Peregrina kasi may illegal. Kasi yung okay. Nag-asawa na yata, so hindi namin siya detention. May asawa na ba kayo? Wala po. Wala daw siyang asawa, ma'am. Si Serena po ang may asawa po. Yung legal may asawa na, ma'am. Mag-eklamo siya, pero hindi siya lumabas bilang legal po. Kasi yung anak na lang na illegitimate, which is anak niya. Okay. Dahil ang lalaki sa batas, bigaw mo siyang ginawang pagpapakasal ng lalaki. Sa kay dito kay Peregrina. Yes, so, hindi illegal yung kasal niya. Bigaw mo siyang ginawang pagpapakasal. Alright, okay. Lalaki. So, itong unang asawa, ma'am, sabi ho ni itong si Peregrina, may asawa na ba? Mayroon po. May asawa na raw. Eh si, ano, si Peregrina ay nananatiling tapat kahit na patay na si Mister sa kanyang alaala, lagi nandoon siya pa rin ang Mister niya. Samantala, yung original, nag-asawa na. Bakit daw kiniklaim pa? Bakit gano'n ang buhay, ma'am? Actually, hindi pa ka-claim. Kasi hindi namin niya binigyan dahil kahit siya ang legal, nag-asawa siya. Nagkaroon ng, pagtataksil yung una. Pero hindi natin kukonsider na legal si Mr. Regina. Kasi batas yung pinairan natin. Ayun. So, Pag-ikot ng Pilipin na social-disciplinar batas. Alright. Okay. Ikabos yung marriage. So, hindi kayo natin nila. Alright. Kaya nga, hindi natin nasama sa pension yung first wife. So, wala rin makukuha yung first wife dahil nag-asawa na? Yes, nireklamo lang yan kasi lumabas siya ka dito sa unang file ko, nakita ko, spouse. Oo, okay. Kaya ang lumabas na huli, kada na lang siya, guardian ng mga anak. Itong si Peregrina naging guardian na lang? Yes, dito mo na lang ay guardian of illegitimate child. Okay. Alright. So, hindi talaga spouse dahil hindi valido sa family code, bigyan mo siyang marriage na yun dahil hindi pa naman na-annul yung first marriage. Yes. Alright. Sige, ma'am. I'll take it from here. Yun hong pagpapakasal ni Mister sa inyo is a bigamous marriage. Ibig sabihin, hindi legal kasi hindi pa sila hiwalay at hindi naman naging balo si Mister mo dahil buhay yung misis. Okay? Kaya nung siya'y nagpakasal sa iyo, hindi valido yun kasi hindi pa annulled tsaka bigamous marriage yun eh. Kung pwede, kung buhay, pwede siyang makakasuhan. Pero hindi naman sila magkasama. Ang sabi ng SSS,
ikaw naman yung kinukonsider guardian ng iyong itong na mga anak nitong Mr. Mong Yumao, guardian. Hindi pwede maging asawa. Kaya yung mga suporta doon sa mga anak mo ng mga panahon na ibibigay doon sila ng mga bata pa. Noong mga panahong buhay pa si Mister, napakinabangan mo yun. Ang maganda lang doon, yung naunang asawa, hindi rin binigay yung benepisyo. Kasi hindi rin pwede mabigay siya kasi nag-asawa. Nagbibigay sila po doon. Dahil nagpipensyon na yun ng ilang buwan itong mga nakaraan. 5 buwan nagpipensyon, samantalang ako wala. Dahil gusto mong sabihin yung misis na yun, nangaliwa? Opo. Okay. Opo, nangaliwa naman talaga. At saka may testigo naman ako na yung mama niya, nangaliwa, may asawa talaga. Ikaw lang naging tapat kay Mister. Opo. Kaya sa tingin mo, ikaw lang ang dapat mabigyan ng itong pensyon na to? Opo. Dahil yung nauna, hindi naging tapat. At sabi mo, nangaliwa. Opo. At saka kami naman talaga po ang beneficiary niyan. Ang naging problema ho roon, Peregrina, tama ka naman na technical lang kasi sa batas natin, hindi ka pa rin legal kasi hindi naman na-annulled yung unang marriage at ang inyong pagsasama, bigamous marriage ang tawag noon. Pero napakinabangan ng inyong mga anak, yung mga sweldo na siya ay nabubuhay dahil ikaw ay kinukonsider guardian ng mga anak ng iyong mister at hindi spouse o asawa. Yung original, yung sabi mong nangaliwa. Pero ganun pa man, ako'y pabor sa iyo. Kaya lang, wala akong magagawa dahil ang SSS ang magbabayad. Kung ano yung nakasulat sa batas na kayo'y hindi talaga asawa bagkus nagsama lamang higit pa sa mag-asawa. Kaya tabla kayo. Wala rin siya makukuha, wala ka rin makukuha. Siya nangaliwa, nag-asawa na, ikaw na magiging tapat, pero napakinabangan mo. Ang magandang ala-ala na iwan ni Mister sa iyo. Nagsisisi ka ba na kilala mo si Mister? Hindi naman po. Mahal mo ba si Mister? Opo. Nagsisisi ka ba nilabas mo sa mundong ito mga anak mo? Hindi naman po. Okay. Sapat na yun sa ala-ala mo na. Na magandang ala-ala na nakilala mo si Mister. Tama? Opo. Huwag mo na siyang sisisihin. Kasi kahit na papano, may naipamahalas namin sa'yo, mga anak. So huwag ka na sumama ng loob. Ganun talaga ako minsan. May nananalo, may datatalo, o may tabla lang. Tabla lang kayo eh. Mm-hmm. Eh kung nakikinig sa atin ang mister mo sa kabilang buhay dyan, matisihan at siya nakikita niya ang katapatan mo. Maluwag naman sa isip mo at nasagot na natin lahat ng mga katanungan na hindi ka na maguguluhan dahil napaliwanag ko. Nakatulong ba ako sa'yo? Opo. Na nalinawan na kayo? Nalinawan na po. Isang bagay na hindi ka rin sisisi, magandang alaala kay Mister. Opo. Alright? Kung nagkita man uli kayo ni Mister, kayo pa rin magmamahalan. Opo. Okay? Yan ho. Itong aming public service ho, no? Lahat ko minsan sinisiguro ho namin na paglabas ho nila, sila ho'y nalinanagan. Hindi man ho talagang natugunan ang kalang reklamo dito sa Kilos Pronto na bibigay linaw ho. Kuminsan ho kasi, pag ang isang bagay na medyo nagbabagabag sa isipan mo dahil hindi mo alam, walang katiyakan, maraming katanungan, ang pagpunta ho sa amin sa Bitag Kilos Pronto, bibigyan ho namin ng linaw. Sa mga bagay ho na kung sino ho yung mga kinaukulan na malapitan at bigay linaw doon sa taong nalilito. Sa nangyari ho dito kay Mrs., kami nagpapasalamat at kahit na paano, tinanggap niya ang realidad na yun talagang nakasad sa batas natin. Sinisiguro lang ho namin ang aming public service lang ho, yun lang ho halong politika. At isang bagay lang ho, ako ho'y diretso magsalita. Adhikain ho namin mga Tulfo Brothers, si Rafi, si Erwin, ang mag-public service, tumulong ng walang kapalit. Kaya lang kami ho, si Ben Tulfo, eh ang desisyon ko ho ay desisyon ho namin sa kumpanya na kapag kung ano man hong nagawa ng aking isang kapatid o sino man sa dalawa, ay sa kanila ho yun. Pero pag kami ho'y gumawa ng mga bagay na ginawa ho namin na walang kapalit,
wala akong halong politika, eh hindi ho ako nagdedesisyon mag-isa. Marami ho akong mga tauhang tumutulong ho sa amin, mga professional, mga millennials, mga ito ho'y mga Generation X. At meron ng isang mga tatang tulad ni James ang aking cameraman, kabilang na rin. At ang aming pagtulong ho talaga ay para sa lahat. Sa BITAG ho, iba hong prinsipyo namin. Eto ho, we feel the needs of others, expecting nothing in return, and we leave it all up to God. Blessings or prosperity will come, but we don't expect anything. Wala hong halong politika, straightforward lang ho yan. Oy, by the way, ito hong King Sorbal, bago ho tayo magwakas, ano? Wag ho kayo bibili, public service, kahit saan. Mag-iingat ho kayo dyan sa nutraceutical, dyan sa may Cebu. Sira ulo ho yung mga yan, ha? Baka ma-dengue ho kayo. Bumili lamang sa mga lehitimong dealers, distributors, and product centers. Wag ho dyan, ha? Kilalanin nyo kung sino mga distributors and dealers, ilalim ho ng Ray King Sorbal. Dahil sila ho'y may pananagutan ho sa kumpanya. Mga ganitong klaseng nakita nyo kanina, yung mga sa mall, sa mga supermarket, or di naman kaya dyan sa inyong mga mapapanood sa mga drugstores or mga health stores. Ay, kung minsan sa mga beauty stores, huwag hong bibilhin. Hindi ho mga miyembro yan. Ay kinakailangan ng pagbili ho ng King Sorbal face to face with a person na kilala mo. Para hindi ho kayo maloko. Sino ang sasalita? Si Ben Tulfo. Ugaliin ho ang inyong umaga. It's you, me, your coffee, your tea, your chocolate in the morning as well as BITAG Live si Ben Tulfo. Tuwing umaga. Wala na ho kaming oras. See you tomorrow. Adios.